Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, 13 ng Hulyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nang taong mamatay si Haring Uzziah, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan at bawat isa'y may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa mukha, 2 sa buong katawan at 2 ang ginagamit sa paglipad. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan. Ang kanyang kaningningay laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako'y isang makasalanang nakakita sa Panginoon, ang makapangyarihang hari. Pagkatapos, may isang serapin sumipit ng baga sa dambana at lumipad na patungo sa akin. Ang baga ay diniit sa aking mga labi at sinabi, wala ka ng sala, napawi na ang mga kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ng Panginoon, sino ang aking ipadadala, sino ang aming susuguin? Sumugot ako, narito po ako ang isugo niyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginoon naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginoon nagahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginoon naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin pa'y, hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag, simula pa noong una, bago pa ano pa man, likas ikay naroon na. Panginoon naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo, sadyang banal at matatag, ang sambahang iyong templo. Panginoon naghari na, ang damit niya'y maharlika. Aleluya, aleluya, hirap kaisa ni Kristo ay kapalarang totoo, kaloob ng Espiritu. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, walang alagad na higit kaysa kanyang guro at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masisihan ang alagad na matulad sa kanyang guro at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo na nilang aalimurahin ang kanyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila, walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng 21 pera? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat, kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa libu-libong maya. Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao
ay tatatwa ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.